So yung mga pangat, tapos na, di ba? Nag-enjoy talaga kami doon mga pangat kahapon. Talagang medyo masaya. Hindi lang medyo, masaya talaga. Minamin, ang dami ko na ang kautot ng dila. At syempre, alam nyo yun, namimiss ko yung ganung circle, no? Mga pangat na. Kumbaga, marami kang matututunan. Yan. So yung mga pangat, mamamalingkin mo tayo, bibili tayo ng tanghalian. Hindi na pang almusal, tanghalian na. Kasi medyo tanghali ng mga pangat eh. Habang pinapanood nyo yung clips yun, nagsala ko ng laba, naglaba-laba tayo. Tapos yun, bili tayo ng ulam. Nag-request yung ating prinsesa. Sinigang daw mga pangat na bangus. Tapos kamatis yan, maraming kamatis. Ang ganda ng panahon natin ngayon mga pangat. Oh. At hindi na mainit mga pangat ha. Alam mo mga pangat ka, di ba? Mga walang takot mga pangat. Oh. Yan, yung iba, binubugaw ko pagka maraming sakyan tapos masagasaan sila. Binubugaw ko mga pangat. Pisa na di palilipad eh. Okay, mga pangat, ang mahangin. Wala pa naman tayong mic ngayon mga pangat. Yari. Yan, diba? Kangkong oh. Mamaya ako tayo mga. Pero alam mo tayo, dito mo tayo sa isda. Dito tayo ng isda. Milkfish ba? Milkfish. Very big. Malaki mga pange. Barracuda, where? Barracuda. Gusto mo barracuda na? Barracuda. How small? Small fish. Small big. How much is one? Malaki mga pange. Ayan o. Malaki. Tilapia. Barracuda. What is this by? Para. How much is one? 15 grams sa mga pangat. Titingnan natin mga pangat. 15 grams. 15 grams. Laki. Maybe this one 1 kg or 1 and a half kg? 1 and a half kg mga pangat. Okay. Let's try. Bibili natin mga pangat. 15 grams. Hindi. 1 and a half, 20 grams siguro mga 300 pesos. Sa Pilipinas. Ganun. Let's go, kamatis mo tayo mga pap. Bumawa tayo ng kamay ko. Anyway, ganun talaga. Bukas tayo mga pap ng kamay. Tapos kuha tayo kamatis. Baya, this one ha. Tingnan natin kung magkano yung presyo ng kamatis. Uy, medyo hindi kuwalat yung kamatis sila ngayon ha. Medyo hindi quality. Ano? Abang tayo lumilitas. Pero mamimili tayo ng malupitan, di ba? Yung talagang quality ang piliin natin mga paangat, no? Abang nag-agulog sila dyan. Pilihan, pagaling na lang pagpilihan mga paangat. Pwede na to. Isagbiyan sila maganda mga paangat, oh. Oy, dalawang piraso lang. Pulang-pulaw. Sarap pa uwi sa Pinas yan. Kung nagbakasyon tayo, magdadala tayo ng maraming mga pangat. Yun talagang mga 2 kilo, ganun. Bawang mga pangat, ito yung bawang. Tapos, mga pangat, dami yun. Ayan, luya. Lagyan natin ang luya. May lang mga pangat, pwede na yan. Tapos, gulay. Oh, refresh to you. Walang kangkong ha. Walang kangkong, peche lang mga pangat. Yun, ah, meron. Tara, po tayo. So yung mga pangat, nandito tayo sa bahay, syempre mabilis lang yan. Yung mga pangat, hindi ko na pinakita sa inyo kanina, bumili ako mga pangat ng ano, ng sardinas. Ngayon, titikman natin itong sardinas na ito, mga pangat. Ito. Ito, pag masarap ito, mga pangat, magpapadala pa tayo ng ito. Try natin, siyempre. Yan o, sardinas ng malupitan yan. Parang miswa, galing Pinas. Uy, miswa galing Pinas. Tara na, kain na tayo. Mga pangat, pagkatapos sa ating kumain, ganda na pupunta ba tayo? Yan o, ngi ka. Yan, nagpapadya siya mga pangat na kanyang brace. So yung mga kuha tayo ng kanin. Makikanin tayo. Janice, buksan mo Janice. Sardinas. Party. Okay, Iyon talaga. Ay, kala ko puti. Babasa-basa kasi kuya. Ay, in tomato sauce. Ano gare? In tomato sauce nga eh. Ay, di pula. Yan, tinag mo eh. Kanahin tayo. Tignan mo, buti nag-check ako ng price na sa cellphone. Ba't dalaw yung sweet corn? Kung anong lakas sa palabang yun. Di ba yung isda? Hindi sa'yo makalispis.
Yun. Ang cute, oh. Umang galawin yan. Ipapadala ko sa Pilipinas. Ito, magluto tayo ng ating bangus na binili kanina. Nagpalit tayo ng damit kasi medyo amoy ano na eh. Umpisa natin yung pagluto yun, oh. Yan. Ibili natin kanina. Let's go. Yun. So yun mga pangat, syempre kakukulukulu lang eh. Oh yun oh. Ipiga natin ang lemon na malupit. Puro natural yun, walang magic sarap. Walang sinigang mix. Talagang puro natural. Tapos tayo sa ano ba to? Hindi ko alam kung sinabawan o ano ba tong ginawa natin. Yun, oh. Yan. Lawang bangus yung bilhin natin mga pangat. Mga pangat, syempre hindi lahat natin sinabawan. May prito tayo at saka parang may dinain pa. Yun oh. Oh. Diba? Oh, diba? Kahit, diba? Diba? Sol, hanggang mamayang gabi, hanggang bukas, pwede pa yan. Diba? Ganun tayo magtipid mga bali, 24 grams siya. Medyo nasulog mga pangat kasi habang tayo nagluluto, nag-edit tayo mga pangat. Nag-edit tayo talaga. Sobrang dami natin yung video na dapat i-edit. Kagaya ngayon, itong vlog na to, pinapanood nyo siguro, baka by... Bali ano lang yung mga pangate, 7, no? October 7. So mga panitin siguro ito, mga after my birthday. Yan. Malalaman yung mga pangat yun kung kailan. Ba, Janice? Oo! Oo! Yuy! Parang lutong bahay, mga pangat. Ito ang paborito natin dyan, mga pangat. You know? Yung, di ba? You know? Yay! Sarap! Siyempre mga pangat, may mga kamakamatis yan. Yung, di ba? At siyempre mayroon pa yung talong, yan, diba? At di mawawala ang kangkong. Ayun, siyempre habang kumakain tayo mga pangat, hindi mawawala yung shout out at saka yung mga sagutin natin yung mga dapat sagutin, diba? Ah, lupit. Palit mo natin yung damit kasi amoy prito. So yun mga pangat. Unang higop, siyempre. Ah, sarap. May asim-asim. Diba? Konting rice lang mga pangat, di pwede maraming rice. Kasi danger, danger. Alam niyo mga pangat, paborito ko talaga itong ulo. Yung ulang isda rito medyo hindi kagaya sa Pilipinas na talagang napakalasa. So, ito yung masarap mga pangat ko yun. Yeah. Talagyan mo ng kanin. Sarap. Sold. Habang kumakain tayo mga pangat, mayroon lang akong gustong basahin. Nag-comment sa atin, binabasa akong comment sa atin mga pangat. Medyo agaya siya mga pangat ng mga kababayan natin na nagpunta ng Canada. Then eventually, napauwi sila dahil sa pabago-bagong sitwasyon ng Canada. Ito ng mga pangat, yung isang kabayan natin na nagpunta rin sa Dubai. Iba naman yung sitwasyon niya. Ito basahin natin mga pangat. Si Stephen, ano? Stephen Lloyd De Leva. Yan. Sabi niya mga pangat, hello. Share ko lang experience ko. Dito na ako PH. Now, kakagaling ko lang ng Dubai. Na-deport ako due to field medical. Isolated ako for 2 weeks sa Dubai. After noon, pinasend na ako sa Pinas. Sobrang sakit kasi ang dami ko ng pinagdaanan para mag-work. Pero ang ending, sa Pinas pa rin. Pinanood ko ang video niyo, sir, before ako mag-Dubai. Ngayon, nanonood pa rin ako kasi nakakamiss nga. Hopefully, in future, makabalik ako. So yung mga pangat do, nakakalungkot talaga yung sitwasyon, no, kung mapapansin nyo. Hindi natin alam kung ano yung reason why nag-fail siya mga pangat pagdating sa medical. Kadalas yung mga pangat, yung masisilan sa medical ay yung mga nasa kitchen. Yung mga cook, basta nasa kitchen. Strict to sila pagdating sa internal physical health ng mga pangat. Sa mga nagbabalak nga no, na mag-Dubai o kahit sa anong bansa na makarating ng ibang bansa. Dahil nga, sa hirap ng dinadanas natin niya sa Pilipinas. No? Ang akin lang, no, masasabi ko mga pangat, tuwing mag-grind tayo para sa kinabukasan natin. Lagi tayong hihingi ng guide kay Lord talaga mga pangat. Wala naman tayong ibang aasahan kundi sa kanya lang mga pangat. Kasi anuman ang mangyari sa hinaharap, minsan dapat be ready na maging handa tayo. Kung minsan kasi nag-ano tayo ng mataas na expectation, matanga pag nakarating tayo sa isang lugar o sa isang bansa, magbabago yung ating buhay, which is totoo naman, pero mga pangat, hindi para sa lahat. Hindi pare-pareho ang opportunity ng bawat tao. Kahit sabihin natin pare-pareho tayo pupunta ng Dubai,
magkakaiba-iba pa rin tayo ng kinabukasan or future. Kasi mga pangat, may pagkakaiba-iba yung ating isip at magkakaiba-iba tayo kung paano tayo mag-grind sa buhay. At magkakaiba-iba rin tayo mga pangat kung ano yung gusto mo sa buhay at layunin mo o pangarap mo, ano, mga pangat. Kasi may dalawang klase yan eh. Kahit anong pilit natin sa isang bagay, so sinusubok lang tayo para marating natin. Pero meron namang isang bagay na pinipilit natin pero hindi talaga para sa atin. So dapat malaman natin yun, ma-identify natin yun kung talagang para sa atin ba to o hindi. Sana makarating ka ulit, sir, madam, dito sa Dubai. Kung yan talaga yung pangarap mo, do it lang. At syempre, unang-una mong gagawin para magawa mo yun. Kasi nga, doon ka nagka-problema sa iyong health condition, syempre, healthy living ang solusyon. Lagi niyong alagaan yung inyong kalusugan. Sa mga gustong makarating, syempre, medical ang susi para makalabas ka ng bansa. Kahit na pumasa ka na sa interview, kahit may visa ka na, pag hindi ka fit to work, tapos, di ba? Yun yung isang pangunahing napaka-importanting kailangan mo para makapagtrabaho ka sa ibang bansa. Baga, share niyo sa comment section. So, ibig sabihin, handa niyang i-share para maging aware lahat tayo na hindi lang credential, experience, certificate, diploma, mas importante pa rin mga pangat ang kalusugan mo. Kasi kahit na kumpleto ka, credential, kahit ano pa yan, pag ang kalusugan mo sumablay, hindi ka pa rin makakaalis ng bansang Pilipinas. At syempre mga pangat, sa mga naghahanap ng trabaho, no, mga pangat, ang dami nagkatanong sa akin, ang daming mga nagko-comment sa comment section, sa Facebook page, sa personal messenger natin mga pangat. Oh, sa mga nagtatanong dyan, wala po akong agency. Kung may idea ba akong agency sa Pilipinas, wala din po akong alam na agency sa Pilipinas. Ang alam ko lang mga pangat, no, kung ano yung agency nagpaalis sa akin, lagi kong binabanggit sa mga previous vlog natin. So yun lang po mga pangat ang alam kong agency. No, bukod doon mga pangat, wala na. Napapunta rito, no? Wala akong idea. So, kung magkakaroon man, siguro abang-abangan nyo na lang. So sa mga naghahanap ng trabaho, pangat, mag-inabasa akong comment, no? Ito yung sabi niya mga pangat. Si Pam Ella TV, yan. Sa mga naghahanap ng work sa Dubai, ikot lang po kayo sa Maynila. Madami po doon mga agencies. Yung hard part po is rejection. Pero tuloy-tuloy lang, pawis po at gutom ang puhunan sa pag-abroad. Tama yun, mag-iikot ka, maghahanap ka talaga sa Maynila, marami yan. Pero mga pangat, bago kayo pumunta ng Maynila, itong masasuggest ko. Like ko sinasabi mga pangat, last year pa ng mga vlog natin, at binabagot ko lagi, para makasigurado kayo, mag-search kayo sa work abroad. Mag-search kayo kung anong country gusto nyo puntahan, and then from that country, makikita nyo mga pangat, yung mga hiring na trabaho sa UAE sa pamamagitan mga pangat ng mga agencies na under ng POAA. Pag sinerse nyo yun mga pangat sa Google, yung www.workabroad.ph. Siyempre mga patang unahin yung mga pangat by country ka agad. Nakikita nyo yun, may country yun, Australia, Canada, ganyan. Alphabetical yan eh. Ang pipiliin nyo agad, hanapin yung UAE. So click nyo yung UAE, makikita nyo mga pangat kung ano yung mga job hiring dito sa Dubai or dito sa UAE. From there, makikita nyo mga pangat kung ano yung agency na nakapaloob doon. For example, ang hinahanap nyo is housekeeping, cleaner, or anything na job. Maramihan mga pat, nagtatanong sa atin is mga cleaner. Nakikita nyo mga pat kung may cleaner ba na pupunta rito. Ngayon, pag minakita kayo, i-click nyo at nakikita nyo agency. So may address doon at makikita nyo rin mga pangat kung kailan siya valid yung license. No? Nakaregister siya sa POAA, yung agency na yon. Makikita nyo expiration yon. Kailangan siguraduhin nyo na valid pa yung kanilang registered license from POAA. Yeah, pangat. Para siguradong hindi kayo maliligaw, no, mga pangat. Sabi natin, may scam, no? Sana nakatulong yun. Kasi kung lagi ko nakakabasa, mga pangat, mayroon po ba kayong alam na agency? Mayroon po ba kayong alam na trabaho pupunta niya sa Dubai? Mga pangat, sinasabi ko na, hindi ako connected sa anumang mga agency sa Pilipinas. Hindi ako connected sa mga anong kumpanya. Hindi rin po ako connected sa mga HR dito. So, wala po tayong ganong klaseng connection, mga pangat, no? Ang atin lang, mga pangat, lagbablog lang tayo ito for fun, for memories, to share what is karaniwang nangyayari or buhay ng mga OFW dito sa Dubai. At kung ano yung possible mong makita o ma-experience o maranasan, yun lang yung kaya nating i-share. Pero pagdating mga pangat sa company, kung saan pwede makapasok ang trabaho, ang masasabi ko lang mga pangat, kung nasa Pilipinas kayo, yun, www.workabroad.ph, maghanap kayo, kagaya ng sinabi ko kanina, pag nandito naman kayo sa UAE, at punta kayo sa LinkedIn, Indeed, yan, dyan kayo maghanap, o kaya mga pangat sa Facebook page ng, hindi lang ako connected dito mga pangat ha,
hindi na ako connected sa Facebook page na to. Yung E2E, yung tinatawag na employee to employer or employer to employee ba yun? Tapos yung M2M, yan, Facebook page nila yan mga pangat. May nagpo-post yan ang mga kababayan natin. So, pero mga pangat, ito lang masasabi ko rin, ingat din kayo mga pangat sa pag-apply no, ng trabaho pag nandito kayo sa UAE. Checkin nyo, siguraduhin nyo na hindi kayo hinihingian ng pera. Pag may money involved, agency po yan, third party. Pag kumpleto kayo experience, meron kayong credentials and my work experience na kayo, tamang timing lang, makakapasok kayo at makakapagtrabaho kayo sa UAE. Hindi ko sinasabing madali mga pangat. Walang madali. Ito ang inuulit ko. Walang madali. Hindi siya madali na pagpunta nyo rito, o masasabi natin, walang kahit anong requirements, walang sidula, walang kailang barangay police clearance, walang ganun. No? Mga pangat, ang hingi lang sa'yo, resume mo, passport, check-in lang kung anong status mo, ganun, tapos medical. Pero hindi siya ganun kadali mga pangat, no? Kasi maraming ang kompetensya. Sinasabi ko, ilang lahi sa buong mundo. Anumang lahi mga pangat, name it. Nasa UAE yan. Kaya maraming kakompetensya, hindi lang Pilipino ang kakompetensya mo sa pag-apply. Iba't ibang lahi. Kaya hindi siya ganun kadali. Pero may posibilidad. Lalo-lalo mga pangat sa mga kalalakihan, medyo mahirap mga pangat mag-apply kapag karandito ka na. No? Unlike sa mga kababaihan, medyo madali, pero hindi pa rin siya ganun kadali. Unlike mga pangat, ang sinasabi ko nga, no, mga pangat, yung kagaya ng mga kalalakihan nasa Pilipinas na nag-apply sa ASMAC, then kung mababa man yung offer, dahil gusto nyo makarating ng Dubai o UAE, i-grab nyo na mga pangat. Stepping stone lang. Tapos pagdating nyo rito, kung ayaw nyo, pwede naman kayo mag-resign, maghanap kayo ng trabaho na iba. Na gusto nyo yung trabaho at gusto nyo yung sahod. Siguro hanggang dito lang muna yung video natin mga pangat, medyo mahababa na. At lalabas kami ni Princess sa mamaya mga pangat, pero next vlog na yon, kasi magpapaano siya, or ipapa-adjust nyo yung brace niya, samahan nyo kami mamaya. At kung ano man yung mabibili namin, mamaya pampabox natin. Eh mga pangat, maraming salamat sa panonood. Mga kung nagkaroon ka ng idea at nag-enjoy ka sa panonood mga pangat. Don't forget to like, share, and subscribe. And click, hit, smash the notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video natin i-upload. Habang nandito tayo sa Dubai, habang nasa pambansa tayo, grind is real tayo mga pangat. Siyempre, think positive lang, good vibes. God bless you all sa lahat ng pagsubok at tagumpay. To God be the glory. See you in the next one! Let's go! Team Pangat shirt, available pa mga pangat. Order na. Hinihintay na kayo. Let's go! So yung mga pangat, nagpikit pa ako ng talongis. You know? Nagpikit. You know dati na kalang sa gitra, no? Para inom ng mga kasama natin dito. So, Tunggu sudah mama, ngigit nak.